guys! Welcome to my vlog. Ngayon magluluto naman tayo ng napakasarap na ulam. Ang pork and sweet and sour. Ito yung mga ingredients ko. Powder na ano? Na pepper, asin, onion, saka dahon ng sibuyas, ketchup, asukal, garlic, at sal. At saka yung pinakamin natin na pork. Nagamit din ako dito ng magic syrup, oyster, at suka, at isang itlog. Nagamit tayo dito ng cornstarch, at yung all-purpose flour. Ngayon, sisimula na natin, i-marinate muna natin itong pork. Okay, nahugasan na namin ito kanina. Ilagay ko lang muna dito transfer para i-marinate natin. Ngayon maglagay ako dito ng ground pepper. Ayan. Dayon. Saka itong magic syrup. Okay lang. Saka maglagay din ako dito ng oyster. Ayan. Saka, ano pa? Kunting asin. Lagay din ng kunting asin. Okay. Saka, isang egg. Ayan. May halong shell ng egg. Tanggalin natin yan. At saka maglagay din ako dito ng all-purpose flour. Ayan. At saka i-mix natin. Ayan, i-mix lang natin. Okay. Ayan. Na-mix na natin yun. Isunod na natin itong frying pan. Okay. Iyon na natin ito. Ayan. Ito na yung itsura niya. Pag na-mix nyo. Pag hinahalo-halo nyo yung mga ingredients. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, ipa-fry natin to. Ayan, gagamit pa rin tayo dito ng flour. Okay, tabi lang muna natin to kasi para ito sa sauce nya. Ayan. Ito lang yan. Mag-add lang ako konti dito ng magic syrup. Paminta. Okay. Ngayon, nalagyan na natin ito ng magic syrup at saka pepper. Mag-add din ako dito na ang konting asin. Kunti lang. Ayan, tapos i-mix nyo lang itong all-purpose flour. Ayan. Habang pinapainit natin ito, i-mix muna natin ito. Ayan. At saka kailangan din pala natin dito ng mantika. Okay. Mainit na yata. Mainit na. Maglagay na ako dito ng mantika. Ayan. Okay. Hintay lang natin na mag-init yung mantika natin at pwede na tayong magprito. Ngayon sa pagprito natin ng pork natin, mas mainom na ano eh. Minsan kinakamay ko yan kasi para ano, madali tayo. Kamay lang natin to. Okay, yan. Mainit na yung ano natin. Pero nakahugas na ko ha.
Okay. Hugas muna tayo ng mabuti. Okay. Mag-trito na tayo. Ayan, ano natin na, i-coat muna natin dito sa pag-purpose flour. Saka ano, i-prito natin dito. Ayan. Mas maganda kasi dito kinakamay para matulit. So yung mga hiwa natin na ano, hiwa natin na mga karne na ano lang natin, madali natin mahawakan. Ayan. Ayan. Puno na yung ano natin, pan natin. Hintay lang natin yan na makrispy. Ayan, balik tarin na natin. Ayan, napaka-crispy na yung ano niya. Ilalim niya. Napaka-sarap na tingnan. Oh. Crispy. Napaka-crispy. Ayan. Saka pala itong luto na to, pwede nyo itong ihanda sa Pasko. Kasi ano eh, maano lang yung ano niya, yung sauce niya, hindi masabaw. Ayan, yan na yung itsura niya guys. Kaya lang natin ito na makrispy din yung ano niya, yung kabila. Ayan, kunin na natin kasi naluto na. Ayan, napaka-crispy na siya guys. Golden brown na yung kulay niya. Napakasarap. Pwede na nga to eh, ano eh. Kahit sili at suka lang isosaw niya, masarap na to. Pero mamaya, gawan ko ito ng asos. Okay. Mag-cut tayo ulit. Sana pala guys, kung gusto nyo itry ito, yung paghiwa nyo ng ano, hiwa nyo ng karne, manipis lang para madali lang siya maluto dun sa mantika. Okay, ilunod natin yung iba. Guys, ito na yung muna natin na nagaluto. Tikman ko muna kasi yung takap. Sausap ko muna dito sa ketchup. Masarap na siya guys. Mas lalong masarap pa yan pag lagyan natin ng sauce. Ayun, balik tarin na natin yung iba. Ayan. Okay na. Okay. Hintay lang natin yan na maluto. Ayun guys, kunin na natin yung second batch. Luto na siya. Ayan. Ayun, nakuha na natin yung second batch. Okay.
sunod natin yung third box. Lagay na natin lahat. Okay. Hello. Baliktarin na natin yung third batch natin. Okay. Ayan, baliktarin lang lahat para pantay yung luto. Ngayon, luto na yung third batch natin. Kunin na natin. Ayan. Pasensya na kayo kung medyo maingay yung ano kasi umuulan. Umuulan sa labas. Sobrang matas. Ayan. Okay, patayin muna natin ito. Patayin muna natin yung kalan. Guys, tingnan nyo yung ano natin, no? Yung 1/4 kilo natin. Nagagawa tayo ng ganito karami. Okay, ngayon yung isusunod ko na nagawin, ituro ko yung paano gumawa ng ano niya, sauce. Lagay ko muna dito sa okay, now pagkasan ko natin ito para masunod na natin yung sauce. Okay, ito na, malinis na yung pan natin. Okay. Ngayon, ituro ko na yung paano gumawa ng sauce. Okay, painitin muna natin ito. Ayan, hinahin lang natin na mag-init yung pan natin. At saka, nagamit din ako dito ng mantika. Okay, mainit yung pan natin. Ilagay, maglagay na tayo ng mantika. Ayan. Ayan, mainit na yung pan natin. Ilagay na natin itong sibuyas. Garlic. Ganito lang po yung paggawa ng sauce. I-tabon niyo ito. Brown lang po itong sibuya at saka garlic. Saka maglagay din ako dito kung dito ng sal. Ayan, maglalagay ako dito ng tubig. Ano lang, isang baso tubig. Ayan, maglalagay ako ng ketchup.
ko yung oyster. Ayan. Sunod, itong sarap. Kaya na kulit naman kung tingnan sa pal. Paminta. Powder. Hintayin lang natin yun na kumulo. Pero tikman muna natin kung tama na yung lasa niya. Kulang ng ano, kulang ng sweet. Nagdagaw ko kung hindi ito na, supal. Tikman ulit natin. Okay ka? Ito na yung lasa niya. Ngayon, isunod ko itong cornstarch. Para maglapot yung sauce natin. Kulang pa ng lapot. Okay. Ayan, maglagay na tayo dito ng suka. Tansahin nyo lang kung gaano yung gaano pa gusto nyo na pagkalapot pa. Patsayin nyo lang yung cold start na paglagay. Ulit natin. Sarap. Pero gusto ko magdagdag ako konti ng oyster. Okay. Haluin konti. Ayan. Saka, ilunod ko na lahat itong atsal. Ayan. Ayan na. Ngayon, okay na itong sauce natin. Ilagay natin itong rinito natin na karne. Pero, anahin ko lang, kalahati lang yung ilagay ko kasi ano eh, gusto ko rin kumain ng may ano, kumain ng walang sauce. Ayan. Lagyan ko mamaya ng anong sopa. Siya, may sauce na. Okay. So guys, napakasarap ito ihanda sa ano, sa Pasko. Gayahin nyo to. Yan. Okay. Luto na to. Patayin ko na yung kalan. Ayun guys, luto na. Kunin na natin.
Wow. Sarap na ulam. Okay. Ito na yung itsura niya, guys. Ayun, guys, nalagay na natin doon sa plate. Ngayon, i-garnish natin, lagyan natin ito ng daon ng sibuyas. Ayan. At saka, maganda rin ito, lagyan nyo ng ano, yung, alam nyo yung ano, yung sesame seeds. Yun, pwede dito ilagay, pang garnish ng sesame seeds. Ayan. Wala kasi akong sesame seeds ngayon, kaya yan lang yung nilagay ko para magkakulay lang yung ano natin ngayon. Okay. Ayun, guys. Sana may natutunan naman po kayo ngayong araw. Ito na siya. Pwede nyo itong gawin sa Pasko o sa abaso nyo o sa bahay nyo para matry nyo rin ito kung gaano ito pasarap. Ayun po. At saka salamat po sa mga ano nyo, kung palaging nanonood ng mga videos ko. At kung wala pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Ayun na po. Bye-bye at salamat po.